Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Digital Patrol. Ito ang palatuntunan ng magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyung naglalagablak. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitakanan sa daigdig ng broadcast mula noon hanggang sa ngayon, si Capt.Sel Baysa. Thank you. A pleasant Thursday morning, everyone. Kamusta po kayo? Ngayong umagang ito, it's May 12, araw po ng Huwebes. Days after the election day dito po sa ating bansa. We are on the third day ng ating pong araw, makalipas ang araw ng halal. We will be talking about that more in the program as we go along. Ako po si Sel Baysa and I'm inviting you to join me hanggang alas 11 ngayong umagang ito sa isa pang pagtatanghal ng inyong palatuntunan. Siyempre pa, ako po ay sasamahan ni Nash, ang aking technical man, dito po sa aking home studio, ganun din si Semanita. Well, of course, not to say na nandiyan kayo. I know for a fact, nandiyan po kayo. At kayong mga followers ng program, both here and abroad. At ang unang nagpaabot ng kanyang pagbati sa palatuntunan ay ang ating follower. Isa sa ating mga followers ng program, walang iba kundi from Iloilo, Sherwin Marco V. Good morning, Sherwin. And of course, magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayang Ilonggo, mga kababayang Ilongga. So, at this point in time, welcome sa inyong Thursday edition ng palatuntunang Digital Patrol. Good morning, Miss Hugger Ma'am. Sa ating mga OFWs all over the world at yung ating mga kababayan na ngayon ay nasa iba't ibang mga bansa dito sa mundo na who found ang second country where they intend to, well, of course, say adieu in their lives at nandun po sila for apparently greener pasture. Magandang umaga sa inyo. So hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy mga gilog kong mga tagapakinig. Atin ang alamin ang magiging kalagayan ng ating panahon. And let's start listening to weather update mula kay weather forecaster Raymond Ordinario. Ganang Huwebes, forecaster Raymond. Ano na ang magiging kalagayan ng ating panahon sa susunod na 24 oras? Yes po, magandang umaga po. At ito yung ating magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras.
meron po tayong namatang sang low pressure area at kaya naka-stress ng umaga. Ito'y tinatayang nasa layong 490 kilometers sa may silangan ng Davao City. Ito'y nakapaloob sa intertropical convergence zone na nakakapagto ngayon dito sa may Mindanao. Ang nasabi low pressure area ay maliit ang chance na maging bagyo at inasahan natin na posible itong matunaw sa anumang oras ngayong araw o hanggang bukas. Dahil pa rin dito, inasahan natin ang maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan at pag-pagkulog dyan sa Caraga, Davao Region, Dabang Samoro at Fox Sergeant. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ay makakaasa na maliwala sa panahon, maliban naman sa mga isolated rain showers or thunderstorms. Agwat po ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 24 hanggang 34 degrees Celsius. Baguio City 17 to 25, at dyan po sa Tagaytay City ay mula 21 hanggang 32 degrees Celsius. Sa ngayon po, wala tayong nakataas ng hail warning sa namang baybay ng ating kapuluan, kaya malayang mga kapanahon ang ating mga kababay mahihita at may mga maliliit na sasakyang pandagat. Over the next 3 days ay maliit pa rin ang chance na magkaroon tayo ng bagyo na maaaring mabuo o pumasok ng ating area of responsibility. Yan po ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Raymond Ordinario nag-uulat. Forecaster Raymond, itong hinggil sa ulat na inyong naispatan na low pressure area somewhere dyan sa Mindanao region. At ito, sangayon sa iyo, ay hindi magiging ganap na bagyo. This is the second time na nakarinig ako ng ulat na embedded o nasa loob ng IPCC, itong LPA. Bakit nangyayari yan, na forecaster? Yes po, tama po yun. Ang IPCC po kasi natin, kung i-describe po natin yan, ito po yung series ng mga kaulapan na nakapalibot along the equator, near the equator area. So, dahil nga po ito ay kumpul ng kaulapan, so pwede po ito magkaroon ng mga low pressure system o mga low pressure area na nakapalo po dito o nasa nabubuo dahil po dito sa mga kumpul na kaulapan yung mga cloud clusters natin na associated po dito sa ating intertropical convergence zone. I see. Well stated. At kahapon saan na ang naitala ng Pag-asa na napakainit o sobrang init ng panahon, forecaster Raymond? Dahil po yung ating tinitignan na pinakamainit po dyan pa rin dito, pa rin po natin nakita yan sa may Tokugarao area na nakapag-rehistro po tayo ng pinakamataas po natin pala is nasa Clark pa rin po, nasa 37.6 degrees Celsius, followed by Nueva Ecija 36.9. So nakikita po natin ngayon, nasa Central Luzon yung concentration po ng ating matataas na temperatura. I see. At finally, what we notice ay itong pamumuo ng maitim na ulap kapag dumarating itong mga huling oras ng hapon at mga unang oras ng gabi. What does it connote? Malapit na ba ang tag-ulan, forecaster Raymond? Sa ngayon po, binabantayan na po natin dahil nakikita na natin yung mga signature o yung mga features po ng ating mga weather system. Like, ito pong, yun po, na-observe natin na kapag po kasi nagkakaroon ng maitim na ulap, ibig sabihin po, nagiging unstable yung ating atmosphere, kaya po namumuo ito ng mga nimbus clouds. Nakakadalasan po, nagdudulot siya ng mga panandali ang ulan o kaya mga pamisamis sa mga pag-abon na nagpapahiwatig nga po na nagbabago na yung ating atmosphere. So mula sa ating dry season na tuyo ay nakakaroon na po tayo ng mga moisture sa taas, kaya po nagkakaroon na ng mga kaulapan. So malapit at rapid na po natin binabantayan ito pong pagpasok, unang pagpasok ng habagat at susundan na po yung pagpasok ng ating tag-ulan. Yung narinig ang weather update sa kagandahang loob ni weather forecaster Raymond Ordinario. At inaasahan na itong pagpasok sa bansa na ito pong hanging habagat. At susunod dito ay yung pong pag-ulan na. At inaasahan yan within the month. At yung pong dahilan kung kaya't sa hapon, inyong napapansin o ating napapansin, pagpapatuloy ng palatuntunan, I would want to say good morning sa husband ni Norma o si Uma, ang aming pong youngest in the family. Good morning to Ken Swale and family. And to all the Montrealers o dyan sa Canada, magandang umaga sa inyo. Maging yung mga nasa Calgary,
Good morning to you people, yung mga taga Toronto, Canada. At yung pa mga lalawigan dyan sa bansang Canada. Good morning, good morning, good morning everyone. Back here in our country, good morning Sel Baysa to everyone. Happy Thursday and God bless to all. Whether here in Sipokot, Camarines Sur, we can dry clothes. Meaning, mainit at mahangin dyan po sa Sipokot, Camarines Sur. Yan po ang ulat panahon na ibinalita naman sa atin ng aking pong isa sa aking mga cousins, si Mirna Alcid Sekihor. Good morning to Mirna's husband, Ed, and children. And to all watchers dyan po sa Camarines Sur, good morning, good morning, good morning, everyone. Bringing our time now to, let's check on the monitoring clock. It's now 13 minutes bago sumapit ang ganap na 10 o'clock in the morning. Now, natin po ang mga kaganapan dito sa bansang Pilipinas. Okay, so tuloy-tuloy po tayo mga gilog kong mga tagapakinig ho. At nakuha natin ito pong katatapos na halalan at ito pong resulta itong ginaganap na bilangan o partial unofficial. Hindi pa po ito official, hindi pa po ito. Although meron na po tayong presumptive president no? In person of Bongbong Marcos. Okay? Now, however, hindi pa po yung official. Pero sa takbo ng mga pangyayari, dahilan sa milya-milya, itong lamang ni BBM sa pangalawang pangulo na si VP Leni Robredo o Lubredo, kung kaya namang, BBM is now being addressed to as presumptive president. Okay. Now, si Attorney Michael Henry Yusinko, Attorney Yusinko, isa po siyang political analyst. Ang nagbigay ho ng kanyang obserbasyon hinggil dito sa lakas ng mga kandidato, particular dito po sa pampanguluhan. At sangayon kay Attorney Yusinko, speaking of anya, kay BBM, ito pong si BBM has a lot of, thanks to give to Sara Duterte. Sapagkat nang madikit si BBM, ayon kay Attorney Yusinko, ay biglang lumakas ito pong popularidad nitong si BBM. Whereas nung una pa lang na wala pang official na announcement na tandem ang dalawa, BBM as president and Sara Duterte as vice president, eh hindi po ganun kasigla itong pahiwatig ng suporta dito kay Bongbong. Kaya ang sabi ho ni Attorney Yusinko, yung Duterte magic ay nakatulong ng malaki kay Bongbong Marcos. Kaya siya nahalal na pangulo. At the same time, ipinahayag din itong si Attorney Yusinko kung ano naman yung lakas nitong si Vice President Robredo. At sangayon kay Attorney Yusinko, parang kinapos itong si VP Robredo. Dahil lang alam nyo, noong hindi pa naging opisyal yung nais ni VP Robredo na sumali sa halalan. Kumbaga sa ano, medyo nagpakipot-kipot pa po. Kaya nung ipinahayag niya, medyo late na. Mismong siya nagsabi na she made her decision late. Kung noong una pa lang,
eh medyo nagpahayag na, natatakbo pangulo ng si Robredo at sinimulan na yung at malaman itong kanyang mga supporters at yung mga bumoto sa kanya at buboto pa, palagay ko iba ang magiging senaryo. Pakinggan natin si Attorney Yusinko, political analyst dito sa katanungan, ano ang strength o lakas nitong si Bongbong at itong si Vice President Lenny. Surveys and... Sandali po, magulo kong mga tagapakinig, what happened? Ha? What happened to that statement that we have to listen to insofar as Attorney Yusinko, political analyst, is concerned. Balik tayo sa kanya pong obserbasyon. President natin, no, si Ferdinand Marcos Jr. is yung kanyang tandem with Mayor Sara. Mm-hmm. So, ang laking tulong talaga sa kanya, yung tinatawag nating Duterte magic, no? Mm-hmm. Kasi kung aaralin mo yung mga surveys, before September of last year, yung mga numero ni Senator Marcos Jr., halos katulad lang nung ibang contenders, no? Yung nandun lang siya, naglalaro lang siya sa 13-15%. Hindi siya kakaiba doon sa ibang napupusong tumakbo bilang pangulo at that time. Pero nung naging official na yung kanyang tandem with Mayor Sara, biglang bumulusok to 60% yung kanyang mga numero. In parallel with the numbers of Mayor Sara nung nag-decide na siya na maging VP ang kanyang tatakbuhan. So, doon pa lang, parang papasok talaga sa isip natin na yung pagkapanalo ni Senator Marcos Jr. bilang Pangulo ay talagang ang nagdala noon ay yung kanyang pagiging kampe ni Mayor Sara. So, yung kanyang pagkapanalo, I will say, no, kahit na medyo speculative pa lang, is brought about by the Duterte magic. So, in a way, parang meron siyang utang na loob na kinampihan siya nung mga Dutertes kasi ito yung nagpapanalo sa kanya. Now, doon naman sa kampo nila VP Lenny, I think ang strength niya was talagang bumaba siya sa grassroots, no? Mm-hmm. Naging talagang halata naman na it was a potent force yung kanyang army of volunteers, no? Mm-hmm. Na talagang bumaba sa communities, nag house to house, nakipagpulong sa mga community groups. I think hindi natin na matatawaran na yun yung kanyang naging lakas at strength. Mm-hmm. Kaya lang, parang naubusan na siya ng oras. Mm-hmm. Parang huli ang naging huli na nung sinimulan nila yung ganung klaseng pangangampanya. Tandaan natin na sabi nga ni mismo ni VP Lenny, the decision to run for president was a last-minute decision. So, hindi siguro nila napaghandaan yung ganong klaseng pangangampa niya. So, pwede nating isipin kung mas maaga sila nag-decide na tumakbo, mas maaga nila napaghandaan yung ganong klaseng pangangampa niya, yung house-to-house and pulong-pulong sa ground. Baka hindi ganito yung naging resulta ng eleksyon. Baka mas hindi ko sinasabing mananalo si VP Lenny, but I think hindi ganito siguro kalaki yung lead sa kanya. Yan po ang obserbasyon ng isang political analyst in person of Attorney Michael Henry Yusinko. At sangayon sa kanya, well, malaki ang utang na loob nitong si BBM, presumptive president, although wala pa pong official na announcement to that effect.
sapagkat yung Duterte magic nagamit ng husto nitong si BBM. You could just imagine kung hindi si ito'y batay po sa statement nitong si Attorney Yusinko. Ano kaya ang naging resulta ng halalan kung hindi si Sara Duterte ang running mate nitong si Marcos Jr. Ganun din kaya milya-milya ang lamang niya sa kanyang next competition, sabi nga. Sapagkat ang latest, sa mga sandaling ito ng ating pagbabalita, ang BBM ay nagtamuna ng 31 million plus na boto as against the 14 million boto naman nitong si Robredo. Yan po ang latest na unofficial and partial count ng ating pong mga kapatid sa media. Okay? Morning, ang sabi ni Miss Edna Yuzaraga. Good morning, Edna. Morning to you and to your loved one as well. Okay? Maraming salamat. Now, ganun po ngayon ang standing. It's a big gap, so to speak, between the top and the second placer dito sa katatapos na presidential elections. Between Marcos and Robredo. Si Marcos, milya-milya ang layo. Kaya namang ang tawag sa kanya ngayon ay presumptive president o malamang na maging pangulo. Hinihintay na lamang yung pong official na announcement that will come from the Commission on Elections. Ganun din itong manggagaling ng ating Kongreso. I understand the Congress will be the one to officially proclaim ang sino mang nanalong pangulo dito sa katatapos na halalan. It's just a matter of brief waiting, sabi nga po. At by June 30, ay bago na ang pangulo ng bansang Pilipinas. At yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung pong mga pro-Leni, yung mga pro-Pacquiao, pro-Isko, si Pro Ping Lacson, let's accept ito pong magiging resulta ng halalan as to whoever will be officially proclaimed as the winner dito po sa presidential as well as vice presidential race down dito sa city and municipal councilors. As well as yung mga bukal, pagkatapos yung pong mga governors, vice governors, and yung pong mga senador. Let's openly welcome the result. Tanggalin na natin yung ika nga ay alitan sapagkat walang mangyayari. Ang magsasuffer dito the most ay si Juan de la Cruz. At tayo as Filipinos. Lahat tayo apektado nito sapagkat kung magkakaroon ng abnormality, sabi nga po, magiging abnormal ang pamumuhay, malamang na yung pong mga foreign businesses malamang na umalis ng ating bansa. And when it happens, itong mga pangako, maging itong si BBM, pinangako niya itong trabaho, lahat sila, nangako ng trabaho. Kapag unti-unti o isa-isa nang umalis sa bansa, itong mga foreign businesses na ito, itong mga foreign capitalists, ano mangyayari sa ating bansang Pilipinas? Imbis na may trabaho, ang mangyayari, wa trabaho, nga, tayong lahat. Sa
Check your timepieces to correct Philippine time. Ngayon pong araw ng Huwebes, May 12, 2022 po, ay ganap ng, ito po isang ayon sa ating monitoring clock, ay nagganap ng 10 o'clock ng morning. Welcome dito po sa last 1 hour of the show, Digital Patrol. At tuloy-tuloy po tayo because I had, set aside ito pong maraming mga balita which I want to impart to you ngayon pong umagang ito. At salamat po dun sa lahat ng ating mga kababayan, ha? Na ginagawa pong information arm nila. Ito pong Digital Patrol as well as other programs here sa Broad Streamcast Communicators. From another sister of yours truly, good morning, Manong, to all our family out there and your watchers. Thank you very much, LB. And good morning to your husband, gods, and children. And again, sa iyong mga friends, mga co-nurses, yung mga mare, mga kumpare, nating mga katulad na mga Pinoy dyan sa Montreal, Canada. Good morning, good morning, good morning to you all. Now, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Sa ngayon pa kay Atty. Yusinko, sa kanya pang obserbasyon, well, in the case nito pong si National Kamao, si Boxing Champ, na kilalang kilala, hindi lamang sa Pilipinas, kundi all over the world, Manny Pacquiao, eh medyo kulang pa po nitong tinatawag na karanasan, itong si Manny Pacquiao. At marahil, kung sa mga susunod na panahon, ipagpapatuloy ni Boxing Champ at Senador Pacquiao itong kanyang pag-aaral, lalong-lalo na rito po sa government handling o government administration. Well, perhaps, who knows, he might have the chance to become a future president of the land. Nobody knows. Meron nga dyan sa senatorial race. Marami po ang nagulat. Marami ang nagulat. Sapagkat itong si Robin Padilla, siya pong nangunguna ngayon dito sa unofficial count sa mga kandidato sa pagka-senador. Marami po ang nagulat. Pero iba naman nagsabi, parang din kaso yan ni Lito Lapid, ni Senador Lito Lapid. Ganyan ang mahihintulad itong si Robin Padilla. Pero si Lito Lapid data hindi na una dito sa senatorial race. Hindi kaparis nitong si Padilla, Robin Padilla. Nangunguna, antibay. Anyway, unofficial pa naman ho, magulo natin mga tagapakinig. Anything might happen, sabi nga. Okay. Now, ang sabi ni Attorney Yusinko, among the presidential candidates, sangayon sa kanya o sangayon sa kanyang obserbasyon, si Ping Lacson lamang itong hinug na hinug na sa pagiging isang government official. Matagal na naglingkod sa gobyerno. Siya po itong hasang-hasa, sabi nga po. Pero, sinamang palad na hindi mapasama. Okay? Si Isko Moreno naman ng Maynila. Ang sabi ho ni Attorney Yusinko, baka medyo hindi nagustuhan ng ating mga botante yung pasaring ni Isko kay BP Lenny. Yung sabi niya, umatras na lamang si BP Lenny sa pagkapangulo.
medyo marami pong nagtaas ng kilay. At isa dyan, apparently, ay si Attorney Yusinko. Hindi dapat daw na nabanggit yan o binanggit o sinabi yan ni Manila Mayor Isko. Hindi dapat ganun sana. Anyway, everything has been done. Everything had passed. Wala na. Tapos na ang halalan. And Filipinos spoke. We spoke already at ating inalabas yung what we feel. Sana po, agilo kong mga tagapakinig, bigyan ng pagkakataon naman itong set of government leaders. At yung mga government leaders na ating naboto, sana first and foremost, inyo namang bigyan ng pagkakataon na umunlad ang ating bansang Pilipinas. At hindi yung pera, salapi, kwarta, ang nasa isip. June 30, papalit ang whoever will be elected as president. Eh kahapon, nagsalita na po itong si presumptive president, Bongbong. At sa kanyang statement, kanyang binanggit na kanyang itatalaga na kalihim o Secretary of Education si Sara Duterte. Abi, marami po nagtaas ng kilay pa rin pati dyan. No? Dapat, mismo si Attorney Yusinko, isa pong political analyst, ang itinlaga ni Bongbong dito ay isang guro, isang naging principal ng ating public education system. O maging sa private, you somebody who has an experience. Sapagkat si Sara Duterte, ang experience niyan, ang galing niyan ay sa government administration. Ilang beses na naging alkalde yan ng Davao. Ilang beses naging vice mayor. Kaya ang husay niyan, yung kanyang expertise, ay nasa government administration. Wala sa education. Hindi ho teacher yan eh. Ang sabi nitong si Bongbong sa kanyang statement kagabi, nakausap daw siyang dalawa ni Sara. At naisip niyang si Sara ang kanyang italaga at tinanggap naman daw ni Sara na susunod na education secretary. Ang problema ni Re, magulo kong mga tagapakinig, yung nga, walang sapat na education experience itong si Sara. Ang sabi ho ni Bongbong, kasi mother itong si Sara. Like other mothers, ang kanyang hangarin ay mabigyan ng mahusay na edukasyon ang kanilang anak. Marami pong mother, Bongbong Marcos, presumptive president Bongbong. Maraming mothers. Ang ibig ko sabihin, isa sa dapat na kalidad nito, yung dapat na pagbatayan ng pagpili sa susunod na education secretary ay ang pagiging mother. Nagtatanong lang po, Mr. Presumptive President. Mula sa Calamba, Laguna, mukhang tatakbong barangay captain ito. Si Melito Rodelio Militante, ang sabi ni Melito, Buenos Dias, Señor Sir. Hola a la familia BSC. Y a todos los espectadores y seguidores de su programa Digital Patrol. Thank you. Maraming salamat. Muchos gracias, Melito Rodelio Militante. Merci beaucoup. Salamat ng marami. Salamat. Melito Rodelio Militante ng Calamba, Laguna. Alright. So tuloy-tuloy ho tayo mga gulog kong mga tagapakinig ho. Yung pong ating ibinalitang yan ay yung pong obserbasyon ng isang political analyst.
I'm sure na marami sa ating mga kababayan o gulo kong mga tagapakinig ang nag-uusap na ngayon at kanilang pinag-uusapan. First and foremost, ito magiging future o kinabukasan ni Juan de la Cruz. Okay? Trabaho, trabaho, trabaho. Yan ang lahat. Lahat sa ating mga tumakbong pangulo kasama sa kanilang plataforma de gobyerno. Sana maging katotohanan ito kanilang pangakong ito. Trabaho, 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 sapagkat milyon-milyon ang walang trabaho dito sa Pilipinas. Sino ba dito sa mga kandidato nagsabi na he's looking for the day wherein those unemployed Filipinos would not think nor plan to go abroad, to work abroad dahilan sa supisyente o maraming trabaho sa Pilipinas? Boy, you're dreaming, isn't it? Pero how I wish that the dream will be fulfilled. It becomes a reality. From Norma Baysa's way, kay Uma ng Montreal, Canada, a supervising nurse. Oh, yeah. Katulad ni Elberin Hu yan. Ang sabi ni Norma o Uma, lots. Ano ba yung sabihin ng L-O-T-Z? Lots. Ito ba yung lots of love? All right. Okay? Okay. Ang sabi ni Uma, you have a good point, Manong. Thank you very much, Uma. Okay. Now, the correct Philippine time, kindly check. Oh, it's now 12 minutes. Makalipas ang 10 o'clock in the morning, a dozen minutes past the hour. All right. So, iba pa po mong mga balita, mga gulo kong mga tagapakinig. Eh? Alam nyo, noong halalan, napag-uusapan yung survey, di ho ba? May mga nagsasabi na mga kandidato na simply they don't believe. Hindi naniniwala ang mga ilang mga kandidato. Ilan nga kaya itong ilan sa kanila? Sa survey. Now, ang founder nitong Survey Asia, walang iba kundi si Madam Malu Kokia, nagpahayag hinggil po dito sa survey na ito. Pero pakinggan natin, since itong survey ay naging usap-usapan ng lahat, maging ikaw ay hindi naniniwala, sabi nga, o ikaw ay naniniwala, just the same, nagkaroon po ng survey. Okay? So narito ang naging pahayag ni Survey Asia founder Malu Kokia. Magandang umaga po, Madam Malu Kokia, ma'am. Kasamahin mo yan, makukuha mo yung average niyan. Ibig sabihin lamang, simula ng nag-51% ng yung mga frontrunner candidates, walang matinding kampanya to address yung gap. Kasi titingnan mo yung gap, yung pagkalayo, yung margin, ganun rin yung gap ngayon. Okay, yun. Magagalug ng mga tagapakinig, ha? Pinag-usapan dyan yung pong gap between and among the candidates. But we will wait and see until this time arrives wherein ilalabas na ng Commission on Elections ito pong hinggil sa opisyal na resulta ito pong nakatapos na halalan. At ang proklamasyon na gagawin ng ating Kongreso to whoever will be elected officially. Mula kay Melito Militante. Sabi ni Melito, one of my dreams has also come true. The political dynasty is over here in Calamba. No one won sangayon sa kanya. The Chipeco family candidates, yay! Sabi niya, thanks God. Well, dyan po sa Calamba, Laguna. Mukhang sangayon kay Melito, naalis yung pong dynasty. Well, in Calamba, Laguna for one. Pero sa ibang mga lugar ng ating bansa, hindi pa rin naalis yan. Take the case nito pong labanan sa kandidato. Kapag from the looks of it,
eh magkakaroon ito pong pare-parehong apelyido diyan sa Senado. Mag-ina, magkapatid, mag-ama, asus manuse po. Ha? Wala na bang iba? Ha? Kayo na lang ba? Ha? Ang sakit sa tenga kapag yan ay nag-deliberate, nagkausap-usap yan halimbawa sa plenary. Ha? Sasabihin, Your Honor, Senator Blank. Yes, Senator Blank. Ang sakit pakinggan sapagkat pareho. Pareho sila ng apelyido. Sus Marusepo, ha? Eh, how many Filipinos are here? Over 99 million. Ha? Or are we more than 100 million already? Ha? Pagkatapos, 24 lamang o 24 senators lamang nandyan. Oh. And this 24, eh pare-pareho pa itong apelyido. Asos, Marisip, kang tao ka, oo. Palagay ko, panahon na rin. Oh. Para tuluyang maalis na yung tinatawag na dynasty. Eh, pag-usapan niyan, ilagay na po yan sa ating constitution. Ha? Pero ang problema niyan, sino ba yung magbabago ng constitution? Ang Kongreso. Eh, diyan nga sa Kongreso. Ha? Eh, pare-pareho. Marami po ang magkakatulad na apelyido. Okay. Pero as far as Calamba, Laguna is concerned, yung pong dynasty doon, eh wala na, napalis na. From the point of view ng isang taga Calamba, Laguna, na si Melito Rodelio Militante and is happy for the development. Now, sabi po pong mga pangyayari, mga gulo ko, mga tagapakinig, ha? Okay, pakinggan naman natin itong ulat ni Professor Guido David ng Octa Research. Itong Octa Research, mapa COVID-19, mapa election, talaga namang aktibo, ano po. Narito ang nasabi ni Professor Guido David hinggil dito sa ongoing counting. Magandang umaga po sa inyo, Professor Guido David. Let's we expect magiging aligned din naman more or less sa unofficial results. Ngayon, may mga ibang ano nakita ko na ibang very close in numbers, siguro talagang mahalaga na makita muna yung ano yung official tally. Okay, bagay ko mga tagapakinig, coming from a fellow ng Octa Research Group. Ngayon naman, pakinggan natin itong spokesman ng PPCRB. Walang iba kundi si Attorney Van de la Cruz. And Attorney de la Cruz ng PPCRB. Ano ba ang PPCRB? Ito po yung citizen arm ng COMELEC. Na gumagawa rin po nitong kanilang unofficial tally. Pero alam niyo po ba na an hour ago, 22% pa lamang ito pong nabibilang na partial and unofficial tally nito pong PPCRB as against dito po sa naiulat ng ating mga kasama sa hanap buhay ng ating mga kasama sa media na ngayon po ay 98% na ang nabibilang as against the 22% na pagbilang na ginagawa at kasalukuyang ginagawa ng PPCRB. Pakinggan natin si Attorney Van de la Cruz. Okay? Magandang umaga po sa inyo, Attorney Van de la Cruz. Ano po ba ang inyong maiulat sa ating mga tagapakinig, sa ating mga viewers insofar as ito pong inyong ginagawang tally is concerned? Go ahead. Magandang umaga po
sa inyo, Attorney De La Cruz? Yung aming software, yung dato. Sa pumpirasong papel ng election return, ay i-encode po ng ating first volunteer, encode po. Pagkatapos niya pong encode yan, yung pareho pong election return na yan, kumbaga para mairaraffle po siya to another volunteer. At the second volunteer po will also encode the same data from the same piece of election return. And then meron po kaming system na makikita na kung i-encode the first volunteer and second volunteer ay nagdugma, saka lang siya papasok dun sa system. Wow! Oh, narinig po ninyo mga ginupong mga tagapakinig on how the tally as far as PPC-RB is concerned. Ganun po. Ganun nila sinasala yung pagbilang o yung tally na kanilang ginagawa. Itong mga taga-PPC-RB. Talagang salang-sala upang sa gayon maiwasan itong hindi pagkakatulad ng resulta ng tally na ginagawa ng PPC-RB. Iba rin, no? 22% pa lamang yung kanila na kanilang nagagawa. Pero yung pinaka-latest, 98% na raw itong bilang ng boto na nabilang unofficially. Nagbabalik si Melito Militante saying, mga gulupong mga tagapakinig, kumandidato din ang bilang mayor ng Kalamba, ang dating gobernador ng Laguna, si Actor E.R. Ejercito. Nangulelat. Kayo ba naman ang mangampanya ng alas 12 ng gabi? Todo pa ang volume ng jingle. Campaign. Yan ang sabi ni Melito. Matutuwa ka ba nun? Imbis na makatulog, perwisyo. Yan naman ay mula po kay Camelito Rodelio Militante. Iba rin naman ang style, ano po, ni dating Laguna Governor Ejercito. Siya po'y nangangampanya alas 12 ng hating gabi at naka-full volume pa yung public address system nito habang umiikot dyan sa Kalamba, Laguna. Aba, imbis na natuwa, mukhang marami ang nagalit. At yung galit na yan ay kanilang ipinakita, kanilang ipinamalas sa pamamagitan nitong nakalipas na halalan. Beno, sa ating pong pagpapatuloy, ho, check the time pieces. Ang oras sa Pilipinas, ginap na pong 10:22 ng umaga on a Thursday. Balik po tayo sa ating mga balita dito sa Digital Patrol. Yung pong mga naganap na kaguluhan, yung mga untoward incidents, nasangayon po sa PNP Psalm 16, violent and election-related violence dito sa ating bansa. Yun po ang ulat ng PNP. Pero on the eyes ng ating pong mga opisyalis ng hukbong sa tahanan ng Pilipinas, ito sang-ayon sa kanila ay itong tinatawag na political rivalry. Awayan ng mga politiko at walang kinalaman itong mga terroristic group. Ito naman mga gilog kong mga tagapakinig ay sang-ayon sa opisyal na tagpagsalita nitong PNP. PNP, nasabi ko na ho yun. Sang-ayon sa PNP. Pero ang nagsabi ngayon, yung opisyal na tagpagsalita ng AFP o ng Hukbong Sertahan ng Pilipinas, walang iba kundi si Colonel Ramon Sagala. Political rivalry at never ninyong, sabi nga po, i-assume na itong kaguluhan na naganap ay gawa ng mga terrorist group. Ito po ay away among the candidates per se. Narito si Colonel Ramon Sagala. Magandang umaga po, Colonel Sagala.
but based on sa initial findings, it's because of intense political rivalry. No? That's why masasabi natin relatively safe nangyari ng election because there's no recorded of groups that joined in any of the violent activities such as the CPP, NPA, NDF, CBIF, Kinamaute. Wala pa tayong presently report that they were actively involved in this violent incident. Ayan, ha? Diliwanag po yan ng pukpong sa datahan ng Pilipinas. Magandang umaga sa ating mga kaibigan, ho. Yung ating mga followers sa Tiger Civic Action Group. Good morning to you guys. And good morning sa ating mga viewers. Ha? Yan po sa kanilang app. Ha? Na kung tawagin ay Loosen Screw. Ayan, ha? Loosen Screw, kung ma-recept naman pangalan ng grupong yan. Oh. Mm-hmm. Sa Tagalog, eh, Loosen Screw, maluwag ang tornilyo. Asus ma-recept, oh. Beno, kanina'y akin nabanggit ang Philippine National Police. At akin nabanggit din na naiulat ng PNP na meron pong 16 mga violent-related incidents o dito sa election-related incidents na nangyagarap dito sa ating bansa. Beno, pakinggan nga natin si Police Colonel Jean Fajardo tinggal dito sa 16 election-related incidents na ito. Ha? Pwede pa natin marinig ho si Police Colonel Fajardo. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Pakipaliwanag nga po at pakibalita nga yung bagay na yan sa ating mga viewers. Good morning, ma'am. Come in. Sa ating 16 na naitala na insidente ay may mga na-file na po tayong kaso dyan. Pito po ay may natitira pa po tayong 7 under investigation pero yung 6 po ay na-refer na po natin sa prosecutor's office and then yung remaining 3 po ay na-file na po natin sa korte. Ayun, ha? Baka meron pang karagdagang balita, ha? Isama na nga natin ito. Pakinggan natin itong susunod na ibabalita ni Colonel Jean Fajardo. Ma'am, please go ahead. Po tayo sa prosecutor's office at meron na rin po tayo na i-file na kaso at migit kumulang ay nakapag-aresto na rin po tayo ng 28 na katao. Yun. Ha, meron pong na-aresto na 28 na mga tao na mga may kinalaman dito sa 16 na mga election-related incidents o violence na ito. At yan po ay sangayon sa Philippine National Police. At, mula kay Colonel Sagala, relatively, ito pong nakalipas na halalan ay isa sa mga pinakatahimik na halalan dito po sa ating bansa. At nakikiisa ang Commission on Elections dito sa obserbasyong ito ng Armed Forces of the Philippines. Okay? At yun namang naiulat na paninira ng balota dyan sa gawin ng lanaw ko. Eh, sangayon po sa PNP, satisfactory. Ah, sangayon po yan sa mga higher ups o higher officials ng PNP. Sapagkat alam nyo, naging utos pala yan ng lokal na COMELEC official dyan po sa Lanao, Lanao del Sur. Na kapag natapos na ang halalan, sirain yung mga natirang mga balota. Pero meron pong mga patutsada na merong mga balota na shaded. Bakit daw sinira? Yan naman ang naging pahayag ng ilang mga nakasaksi
Alam niyo, yung mga teachers kasi na naka-assign bilang mga electoral board members ko, dyan sa Llano del Sur ay natakot. Dahilan po dito sa presensya nitong, well, mga hindi kilalang mga tao dyan po sa kapaligiran ng mga polling precinct at yung mga threat ng kaguluhan doon. Kaya hindi natin masisisi yung mangguro. Oh, kahit na ba yan ay may mga allowances. Hindi mahalaga yung allowance dyan. Buhay ang pinag-uusapan. Although sila po ay merong tinatawag na insurance. Kung anong mangyari man, magulo kong mga tagapakinig, mabuti na yung buhay ka kesa yung nasa loob ka ng paggamutan at it will take 2 years in able to go out the hospital. And you could just imagine the expenses that you will incur during the time you are being treated in a hospital. Yan. Alam ng aking mga sisters yan eh. Alam ng aking mga pamangkin na mga nurses din. Diyan sa Canada at sa Dallas, Texas, USA. Yan. Well, sa kanila, sapagkat maganda yung kanilang health insurance, walang problema. Ang magbabayad dyan ay ang gobyerno. Dito sa atin, I hope the presumptive President Bongbong will do something about this. Itong pagpapaganda nitong health insurance, itong pagpapalakas nitong PhilHealth, lalong-lalo na itong mga miyembro ng PhilHealth, yung mga paying members. Sapagkat marami nagsasabi at marami itong hindi nasisiyahan na doon sa serbisyo sa mga paggamutan, lalong-lalo na kung sila ay PhilHealth members, hindi raw nakatutulong yung kanilang pagiging membro. So, whoever will take the position as the health secretary, halimbawa dito sa gobyerno, ditong si dating Senador Bongbong, Senador Bongbong, at maging dito sa mga kaalyado nitong presumptive president na si Marcos Bongbong. Sana marinig ninyo itong panawagan ng palatuntunan at panawagan din ng ating mga kababayan na sana mabigyan ng lakas, mabigyan ng muscle itong PhilHealth para lalong maging malaking tulong sa ating mga kababayang Pilipino. Okay. Aba, hinggil po naman dito sa COVID-19. At po pong ating mga health authorities medyo nangangamba dahil nandito sa nakalipas na aktibidad itong kampanya ng mga kandidato, itong pagkikisalamuha ng mga botante sa mga kandidato, napanood natin, umulan man at maganda ang panahon, naroon itong ating mga botante. Sino bang kandidato yung umuulan eh? Noon doon, yung mga tao, hindi nag-alisan. Ito atang isa sa mga campaign sorties ni VP Robredo. Umuulan and yet noon doon yung mga tao, walang alisan. Kaya naman hindi natin maalis na hindi matuwa yung mga kandidato. Eh kapag dyan mo inilagay ang iyong isip, binagimpasihan mo yan, tiyak na sasabihin mo, nanalo na ako. Dahil lang sa hindi
nag-alisan, eh, di sa'yo yan, hindi ho ba? Pero marami nagsasabi naman na kaya daw dumalo sa mga kampanya, eh saksakan daw ng dami ng artista ang kasama. Eh ang gusto raw makita ay yung mga artista. Kung gaano kapuputi, kung gaano kagaganda itong mga artistang ito, kung gaano kahusay umawit. Yun eh, mga gilu ko mga tagapakinig eh. Ayan. Anyway, talagang wala tayong magagawa. Eh kapag naglagay ka ng artista sa iyong campaign sortie, itiyak na dudumugin ka eh. Ha? Eh lalo na yung mga malalayong lugar na nakikita lamang yung kanilang mga artistang napapanood sa telebisyon, sa pelikula. Pero kapag narinig na, oy, gusto mong makita sa personal, itong si, si Juan. At si Juan, pumunta ka, manood ka. Darating mamayang gabi. Kaya may dalang bangko, ayun na. Umulan man at hindi, naroon. Mapuyat man o hindi, basta makita lamang yung artistang kanyang hinahangaan, tuloy na ang laban. Kaya itong nakalipas na campaign sortie, ang kinakatakot ng ating mga health authorities, baka po tumaas ang bilang ng kaso ng COVID-19. Every now and then, repeatedly, kanila pong binanggit po yan, magagulo kong mga tagapakinig. Kaya yan po ang kinakatakot eh. Sabi po ni Health Undersecretary Berhere, yung pong incubation period nitong virus, dulot nitong COVID-19, ay aabot ng 14 na araw, 2 linggo. Kaya after this election, tapos ng Anwebi ho yan, maybe you count 14 days later, 14 o 2 linggo, hayaan mong makaraan muna. Saka ninyong hintayin kung ano mangyayari. Magandang umaga, Kuya Sel. Ang bati ni Conrado Rading Brutonel ng Nueva Ecija. Salamat at nakahabol po. Ingat po palagi at maraming salamat. Ingat po palagi. God bless. Thank you so much, Karading Brutonel. Isa po sa ating mga magsasaka. Isa pong farmer and farm owner diyan po sa Nueva Ecija. And he's very happy sapagkat wala pong perwisyo o damage sa kanilang hinarvest na palay. So, congratulations and we're happy for you, Karadi. So, 14 days. Maghintay tayo ng 14 days. Sapagkat yan po ang iniulat at takot ngayon ay namutawi sa bibig ni Undersecretary Berhere. At baka po sumirit. Magkaroon itong tinatawag na COVID upsurge o COVID surge dito po sa ating bansa. Lalo na dito sa Metro Manila area. Pero alam nyo, dito sa katatapos na halalan, halos pare-pareho na ang sitwasyon. Maging dito sa Metro Manila area at maging doon sa mga malalayong mga lugar, noon doon naglalabasan yung ating mga kababayan awaiting to see in person itong mga kandidato. Siguro yung iba, pinalad na makasalo ng mga t-shirt na inihahagis ng mga kandidato. Marahil ay suot-suot na nila yung mga t-shirt na kanilang naagaw o ibinato sa kanila ng kandidato. By the way, magandang-magandang umaga sa naproklama na yata si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Mayor Joy, congratulations. At sa kanyang Vice Mayor, na si Gian Soto.
Opo, anak po siya ni hindi pinalad from the looks of it na Vice President aspirant Tito Soto, dati pong Pangulo ng Senado. Ano kaya? Maraming nagtatanong ngayon eh. Ano kaya? Babalik kaya dito sa Itbulaga itong si Tito Soto? Magkakanta-kantahan na humuli tayo dyan. Panunuurin natin sa kanyang comedy antics itong si Tito Soto dyan sa kanyang programa. Eh, ganun ho talaga ang buhay. Eh kung nahalal naman, malamang bihira nang makita sa Itbulaga itong si Tito Soto. Now going back, dito po sa ating pinag-uusapan, itong hinggil sa surge o pagtaas muli ng kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ang sabi mga gilu kong mga followers, mga tagapakinig, mga viewers ng digital patrol. Sangayon po kay Dr. Rodjean Solante. Sino ba itong si Dr. Solante? Siya po ay isang vaccine expert. At maganda yung kanya pong sinabi. At ito ay hinggil dito sa posibilidad na hindi na uobligahin ang ating mga kababayan na magsuot nitong kasamahin mo yan. Face mask. Oh, hindi na po uutusan o yung pong paggamit ng face mask ay hindi na gagawing mandatory. Hindi na uobligahin, in short, itong ating mga kababayan after 2 or 3 months from now. At yan ay kung patuloy na bababa ang kaso nitong COVID-19, which is in conflict doon po sa medyo kabasa dibdib ng DOH, particular dito pong tagapagsalita ng DOH na walang iba kundi si Yusek Berhere, na ito daw katatapos lamang kong inelaborate itong takot na baka raw magkaroon ng surge sa kaso ng COVID dahilan dito sa mga political campaign. Yun po ang kinakatakot. Pero on the other hand, sangayon po kay Dr. Solante, kapag bumaba naman, which is contrary dito po sa kaba ni Yusek Berhere ng DOH, hindi na uobligahin yung ating mga kababayan na gumamit ng face mask. Yan ay kung bababa ang kaso ng COVID-19 2 or 3 months from now. Ngayon ay Mayo, so we will count. June, okay? July. 2 months po yan. Kapag bumababa ng patuloy, baka by July, hindi na tayo magsusuot ng face mask. Naku, tiyak na magkakamurahan na naman nitong face mask. Maniwala ka. Ngayon, makakabili ka ng face mask halagang 50 pesos. Yung dating 300 pesos a box. Ngayon, mumura ho yan. Kung anong minura niyan, siyang minahal naman nitong gasolina. Naku, buhay talaga. Ang tabayanan po natin yan. Yan ang magiging senaryo kapag patuloy ang pagbaba by July. Hindi na tayo uobligahin. Ang presidente na noon ay may poproklama as the new president, itong si Bongbong. Anyway, presumptive president na po siya. So kung si Bongbong ang magiging pangulo, hindi na ito tayo po uobligahin. July or August. Yan pong 2 buwang yan.
pagmamasdan yan. Magmamasid ang mga health experts. Kung hindi na mauobliga o oobligahin ang paggamit ng face mask. Magandang umaga po, Dr. Sulante, sir. Oh, magandang umaga po sa inyo. 2-3 months, no? Kung talagang tuloy-tuloy na ang pagbaba ng kaso, like less than 200, most likely baka hindi na natin kailangan ang face mask. Ayun, ha? Basta bumaba less than 200, kung naging 199 per day ang kaso, less than 200 yan, hindi na tayo obligahin. Pero kung naging 201 yan, aba, may tulog tayo. Pagpapatuloy itong paggamit ng face mask. Yan po ang summation. At isa pang nakakatakot dyan, baka namang matuwa itong mga negosyante ng face mask at kanilang lalong pataasin ang presyo ng face mask. And speaking of Dr. Sulante, ay ang kanya pong panawagan sa whoever will replace Digong as the president ng ating bansa. Si Digong po ay ang 16th, like 16th na pangulo ng Pilipinas. At yung susunod sa kanya ay yung magiging 17th. 17th president ng ating bansa. Mahalaga po yan sa ating mga estudyante, ha? Pag tinanong sa inyo ng ating mga teachers, how would the next president rank for as far as the presidential count is concerned? Pag ilang pangulo itong susunod na pangulo? Pag tinanong ng inyong teacher yan, siyempre ang sagot yan, 17, ma'am. Yan po ang tamang sagot. Kaya always put that in your mind. Pag itinanong sa inyo, 17 pangulo itong papalit kay Digong. Now, going back to Dr. Sulante, ang kanya pong paalala sa susunod na administrasyon na ipagpatuloy itong pagbabakuna sa ating mga kababayan. Yan po ay sang-ayon kay Dr. Sulante. Magandang umaga po muli, Dr. Sulante, sir. Natin, dapat marami na tayong mga testing facilities to do also genomic surveillance para alam natin ano mga variants of concern ang nandito sa Pilipinas. At importante pa rin, palawakin natin ang pag-improve ng mga healthcare facilities, especially the government facilities. Yan, ha. Pagbabakuna at ang improvement ng ating health facilities. Yan po ay galing kay Dr. Sulante. So, whoever will replace President Duterte as the 17th President of the land, we hope that you will listen dito sa suggestion ng ating mga health authorities. And speaking of presumptive President Bongbong, yesterday, kanyang ipinahayag na he's busy reviewing whoever will be appointed in his cabinet. Meron na tayong education secretary in person of Sara Duterte. Pero marami po nagsasabi, dapat sana itong si presumptive Vice President Sara Duterte ay ilagay sa DILG. Sapagkat si Sara ay hinug na insofar as governance is concerned, insofar as government administration is concerned. Pero nag-usap na raw silang dalawa, sangayon po kay Bongbong Marcos. At pumayag naman itong si incoming Vice President Duterte doon sa inalok na posisyon sa kanya as the next secretary ng Department of Education, Vice Education Secretary Leonor Briones.
si Secretary Leonor Briones, isa pong dating guru yan. Kaya namang she's well-loved. Mahal na mahal ng kanyang mga constituents, ng kanyang mga subordinates, ng mga guro dito po sa ating bansa. Because he knows what she's doing and she knows what she's saying. I don't say na Sara Duterte doesn't know what they're supposed to say and what she's supposed to do when she becomes as the education secretary. But, well, you and I will agree with me na wala siyang karanasan as teacher. Kaya maybe, if the program may suggest, ilagay po siya sa isang kagawaran well, ang kanyang training ay naroon. Like DILG. Yan. O kaya DSWD. Well, sa amin po ay suggestion lamang. Ha? Kung sakasakali po't uupong pangulo itong si BBM. Okay? Yan po ay panukala mula sa palatuntunang Digital Patrol. Pakabilis talaga ng oras. So it's now 7 minutes past the 7 minutes past or before. 7 minutes before the hour bago po mag-alas 11 ng umaga. At more news po, naiproklama na rin pala itong alam nyo, after 40 years, 40 taon, ay nagkaroon ng babaeng alkalde ang Maynila. At yan po ay sa katauhan ni Dr. Hani Lacuna. Congratulations, Mayor Hani Lacuna. After 40 long years, siya po ang kauna-unahang babae na naging alkalde ng capital city, ito pong Maynila. Congratulations to you, ma'am. Now, going back, dito po sa ating isang tinalakay din na maigi kahapon, itong mga basura ng iniwan, itong mga kandidato, itong mga campaign posters, mga campaign materials, isa nga yung po sa DPOS ng Quezon City, itong inatasan ni Mayor Joy. Naiproklama na rin si Mayor Joy. At congratulations din kay Councilor, District 1 Councilor ng Quezon City, na walang iba kundi si Councilor Doray De Larmente. Naiproklama na rin. Congratulations to you, ma'am. Isa nga yung po sa DPOS ng Quezon City, 40 tons. Gano'ng kabigat yan? Napakabigat po niyan. 40 mga tonelada na binubuo ng 3 malalaking truck ng basura itong nalimas na mga campaign posters at mga campaign materials na inalis sa mga bakod, inalis sa mga poste, inalis ng mga puno dito po sa Quezon City, and there will be more. Sa ngayon po sa DPOS ng QC, tatagal daw ng kung hindi 2 ay 3 linggo itong paglilinis nitong mga campaign posters na ito. Ganun po kasidhi itong katatapos na labanan ng halalan dito po sa Quezon City. Kung yan ang kaganapan sa Quezon City, I'm sure na ganyan din itong kaganapan sa iba't ibang mga lungsod, sa National Capital Region at maging sa mga iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Okay? So, ganun po talaga eh. Wala tayong magagawa. Kaya nanawagan, patuloy na nananawagan itong DPOS sa ating mga barangays, tumulong naman kayo. Ang sabi ni
DPOS official, itong si General Retired General Elmo San Diego. Kayong mga barangays ng Quezon City, tumulong naman kayo sa paglilinis upang yung dalawa o tatlong linggo na paglilinis ay masyorten. At sa madaling panahon, tuloy niya nang maalis itong mga campaign posters na ito o mga election posters at mga campaign materials dito po sa PUC. Magandang umaga. Congratulations din pala kay Vice Governor Boji D. ng Lalawigan ng Isabela. Congratulations to you, sir. Sa po'y nahalal bilang Vice Governor ng Lalawigan. Congratulations, sir. At may balita natin na ang bansang Amerika ay nagpaabot na ng kanilang pagbati kay Presumptive President Bongbong Marcos. At pinangako ng bansang Amerika na ipagpapatuloy nito ang kanyang pagiging isang ally. Isang allied country ng bansang Pilipinas. Now, balita naman sa Europa. Ito pong hinggil sa COVID-19 o coronavirus. Inuutos na rin ng European Civil Aeronautics Authority itong pag-aalis ng mga face mask doon sa mga paliparan sa Europa. Kaya no need for you, sakaling kayo po ay patutungo ng anumang bansa dyan sa Europe, wala na pong gagamit nitong face mask. Maaari na kayong tumabas ng airport, pumasok ng airport na hindi suot-suot itong face mask. Bueno, wala na po tayong sapat na oras. So we have barely a minute to go before 1 o'clock in the morning. At we hope na by this time, nagluluto na po itong ating mga misis ng tahanan. No? At ang niluluto ni aming chef at akin din pong katulong dito sa programa apretadang bata. Yeah. Napakasarap niya yung amichado pala, michadong bata. Yung sauce lang niya ni tapos na ang laban. Pwede ko nang kumain basta't meron kang sauce ng apretada. Apritadang baka. Merong patatas, merong siling americano, yung bell pepper kung tawagin. At iba pa. Okay. Pero salamat po ng marami once more for joining. Apritada uma. Kala niya michado. Kasi una ko nabanggit michado. Michado ba? Ang ulam, ayun ang sabi. I was corrected on you. Akala ko apretada eh. Michado pala. Ang sabi ni Umahe Bag, good day manong, sarap michado. Thank you so much, Umaha. Michado po ang aking bubunuin ngayon pong umagang ito matapos ng programa. At naamoy ko na ang aroma. From my sisters here and abroad, from Canada, from USA, from the Philippines, as well as my cousin from the Bicol region. And I presuppose ang lahat ng ating mga kababayan ay isa ang kanilang panalangin, and we have a common prayer. Ito po yung God bless the whole world. Thank you so much, sisters, at sa inyo pong lahat. Bueno, salamat din kay Nash, kay si Manita. Thank you so much for joining the program ngayon pong araw ng Thursday. And tomorrow, hoping muli po tayo magkakasama-sama muli, God willing. And of course, antabayanan po ninyo ang mga susunod pang mga palutuntunan dito sa lalong pinalakas, lalong pinasiglang Broad Streamcast Communicators. Bueno, once again, mga gilok mga tagapakinig, ako po si Sel Baysa,
nagsasabing, have a good and safe day. Dios ti agnina. Ang oras ganap ng 11:00 ng umaga.